sa lahat ng mga ano dyan ha. Ito, umpisaan na daw namin eh. Sa lahat ng fans ni Sir Lito, ito na. Eh, nakaharap ko na siya. Isang karangalan ko is may opportunity, karangalan ko nakaharap siya. Isang nirespeto sa pamilya ng cycling family. So, sa cycling history ng Pilipinas. Eh, ngayon, hindi na natin patagalin. Eh, nagigigil na ito magkwento eh. Oh, bungad ko lang naman ito. Ito, isa lang. Sir, kwento mo naman sa akin kung kailan ka na-addict sa bike, as in magiging kida-ikib ka sa bike. Good morning, Kida. Good morning, mga viewers. Sana mapanood nyo itong interview ko na to para mabigyan ko kayo ng konting tips sa cycling dahil galing ako rito sa cycling. Okay. Nag-start ako ng karera nung nag-cycling ako, 14-year-old. 14-year-old ako, grade 6, 1979. Ngayon, ang ensayo dyan, sa Green Hills, dyan ako nagsimulang mag-ensayo. Nung nakikita ko sila, Kuya Bonnie, sila Kuya, mga kapatid ko, pupunta ako doon, sabi ko, masarap yata mag-bike ah. Sabi kong ganon. Ngayon, bali ang ensayo dyan, alas 4 ng madaling araw. Ang ensayo nila dyan, start ng Green Hills, papunta ng Santolan, papunta ng Lasal, balikan. Ngayon, ginawa ko, parang sabi ko, masarap ah. Tinry kong subukan. Wala akong bike nung araw eh. Kundi, ang ginagamit kong bike sa tatay ko. Tinatakas ko nga sa totoo lang, tinatakas ko yung bike nung tatay ko eh. Kasi, gusto ko mag-bike. Gusto ko talaga. Hilig ko eh. Nung kahiligan ko noon, ginagawa ko, nakuha ko yung bike, pupunta ako ng Green Hills. Sasabay ngayon ako sa ensayo. Bali, dalawang grupo yan eh. Isang malalakas at isang mga matatanda na. Siyempre, yung camera ko, baguhan, dun muna ako sa mga mahihina. Alam ni Tata Boni yan. Sila Tatang Gaspar. Di ba? Ngayon, dun ako sumabit muna. Dun ako nag-start. Magsimula ng ensayo. Ngayon, sa kaadigan ko mag-bike, minsan nga eh, araw-araw nga, di ba? Minsan nakapag-ensayo ko dyan ng alauna ng madaling araw. Ang akala ko, alas 4 na. Dahil nga kahiligan ko eh. Oh. Ngayon, pag-gising ng tatay ko, wala yung bike. Pinasundo ko sa kapatid ko, kay Dodong, sa Green Hills. Oo, kay Pampilo Malangsa. Pinasundo niya ako doon ng tatay ko. Kasi nga, sabi ko, bakit ka wala pang umiikot? Sabi kong ganun. Ngayon, nung sinundo ko ni Utol, sabi sa akin, Tol, maaga pa. Alauna pa lang, bakit nag-insayo ka na? Sabi kong ganun, di ba? Story ako to, ha? Ngayon, uwi ako. Kinabukasan, siyempre, lagi ko nang tinatandaan, alas 4 talaga. Yun, nagtuloy-tuloy ako noon. Nagtuloy-tuloy ako mag-insayo noon. Ngayon, na 1980, nalipat kami ng Kainta. Ngayon, nung nalipat kami sa Kainta, siyempre, nalipat din ako ng ensayuhan. Napunta ngayon ako sa Estrada. Nagkita-kita pa rin kami roon nila Kuya Bonnie. Marami dyan, marami, totoo lang. Dyan ako nahasa ng gusto sa Estrada. Kasi, ang ensayo dyan, umaga't hapon. Ngayon, ang ginagawa ko, nag-iensayo ko sa umaga, iikot akong Teresa o nagbubuga rin ako. Ngayon, pagdating ng hapon, dyan ako nagpapatining sa Estrada. Dyan ako nagpapatining ng paa. Kasi maraming piyesta-piyesta nung araw eh. Sa totoo lang, may mga karera. Kasi gusto ko talagang kasi mga kapatid ko, nakikita ko na nainganyo ko sa kanila na nagkakarera, lalo na yung kapatid ko, si Dodong, si Kuya, na pagka umuwi ng bahay, may mga trophy. Totoo yan. May mga trophy. Kaya siyempre, kapatid, bilang na parang na-challenge ako sa kanila na talagang sinipag ko mag-insayo. Pero, kalakasan talaga nun ng Marlboro Tour. Kasikatan. Kasikatan talaga ng Marlboro Tour nun. Ngayon, tuloy lang ang insayo ko. Ilan taon na ako? 14. Tapos, 14, 15, 16, 17. Yun, mga 6 years ako sa amateur.
piyestahan, winner take all, yan lang. Sumasama ako sa biyahe kanila Tata Bonnie. Yan. Para, kasi ang gusto ko samahan talaga nung araw, yung mga veterano. Kasi para mahasa ako ng gusto. Hindi ako sumasama sa mga ano, kasi nakikita ko sila na sila sumasali sa Marlboro Tour eh. Ngayon, nung ano na ako, nung laging ganun ang ginagawa ko, matagal din ako sa pista, nakakuha din ng mga kahit papano, nanalo ng mga trophy, hindi ako naging national team na kagaya ng kapatid ko. Inaming ko yun sa sarili ko. Pero ang target ko sa sarili ko, maging professional at makasali ng Marlboro Tour. Yan ang gusto ko talaga. Kasi sikat na sikat nung araw yan eh. Nainggita ko kala Kuya Bonnie. Oo, kala Kuya Ruel. Nainggita ko dyan. Ngayon, syempre, nag-trial ako ngayon. Eto na. 1995, nag-trial ako ng Marlboro Tour. Yun ang una kong trial ng Marlboro Tour. 1995. Ang start nun, ang trial nun ay Daet to Naga, Balikan. Ayan. Ay di, biyahe kami nila kuya, nakita-kita kami dyan sa Estrada. Oh, marami kami, natatanda ko, sila Cesar Labramonte, marami talaga kami nung araw, sila Kuya Bonnie, sila Rabelio, sumama ako dyan. Kasi ang gusto ko samahan talaga mga pro nung araw. Ngayon, nung nag-trial na kami, 30 lang ang kukunin sa Daet. Ngayon, sa wing palad, ang nakapasok lang sa aming tatlong magkakapatid ay si Kuya Dodong. Ngayon, si Dodong. Ngayon, kaming dalawa ni Kuya, hindi kami nakapasok. Ngayon, ang ginawa ko, okay lang kasi bata pa ako. Mga mag-16 ako noon. Ang ginawa ko, tuloy-tuloy lang ensayo ko. Hindi ako nawawala ng ano sa sarili ko na magtuloy-tuloy ako mag-ensayo. Tapos, ang ginawa ko noon, magma-Marlboro Tour na, nag-apply ako ngayon kay Jose Umalde bilang masyur ng Team Broncos. Doon ako muna. Kumbaga sana kumukuha ako ng experience eh. Doon muna. Doon. Ngayon, nung nakatapos yung tour na yon, hindi natapos yung tour, 1995, ang nag-champion doon eh si Pipito Calip. Ngayon, 1996, nag-trial na naman ako. Tuloy-tuloy lang ensayo ko. Tuloy-tuloy lang, totoo lang. Kikwento ko talaga to. Kasi ito yung buhay ko ng cycling. Noong 1996, nag-trial ulit ako at pa-trial ni Sumalde noon sa Cebu. Sa Cebu noon. Ngayon, nag-trial, dayo kami ron nila Kuya, sila Rodas, lahat, sila Julio Sinagan, kami-kami niya, magkaka... Doon ako sumasama talaga sa kanila. Ngayon, sa... Ang rota namin noon, Cebu to Pugo, Bugo, tapos balik ng Cebu. U-turn kami ng Bugo, balik ng Cebu. Sa awa ng Diyos naman, sa trial na yon, 1996, nag-third ako ron. Nag-third ako ron sa trial na yon. Nang nag-first doon, ay si Yanong, Alberto Yanong, ang nag-second doon, si Rolando Pagnanawon. Ako ang nag-third doon. Ngayon, meron kaming final doon sa circuit, 1996, eh, alam mo naman, siyempre, talagang salang-sala talaga bago ka makapasok dun eh. Diba? Ngayon, hindi rin ako nakapasok dun nung 1996 na yon, nung final sa circuit. Bali, 14 laps yun, nalaspag din ako ron. Kaya, hindi pa rin ako nawawala sa sarili ko. Dalawang trial na hindi ako pumasok ng Marlboro. Sabi ko, pangatlo, pag-iigihan ko na talaga ng gusto. Pero nagtuloy-tuloy ako at malaki chance ako sa sarili ko na sumali talaga ng Marlboro. Ngayon, nag-trial ulit ako. Pangatlo ko, 1997. Yun. Ang start namin nun ay sa Santa Rosa, Laguna, paakyat ng Carmona, Cavite, papunta ng Das Marinas, papunta ng Trece Martires, Indang, lalabas kami ng palengke ng Tagaytay, lulusong ng Tagaytay, kakanan ng Binyan, lalabas na naman ng haba, di ba? Oo, grabe talaga. Talagang tanda-tanda ako to. Ngayon, doon naman, pag-start pa lang sa Carmona,
nakawala na kami ron. Talagang pinag-igihan ko na nun. Pinag-igihan ko na talaga. Sabi ko, pangatlong trial ko na. Magsi-70 na ako eh. Sabi ko talaga gusto ko na makapasok. Yun. Nung nagkabanatan sa Carmona, pagbanat ni Borja, sinundan ni Utol, ni Dodong, sinundan ko, at nakasunod sa akin yung Torres ng Nueva Ecija. Ngayon, sa Makatuwid, nakawala kaming apat. Lumayo kami ng husto. Nung paglayo namin ng husto, palitan kami, sabi sa amin ni Manjo, sumalde, malayo kayo, magpalitan kayong apat. Pero ang nagdadala nung, kasi newcomer lang ako, baguhan lang ako, ang nagdadala ron yung tatlo. Yung Torres, yung Borja, at saka yung putol ko si Dodong. Silang tatlo kasi mga veterano sila. Ako, sa likod lang. Pumapalit ng konti lang hanggang sa lumayo ng lumayo. Ngayon, bago magpalengke ng Taytay Mendez, sabi sa amin ni Manjo, may humahabol sa inyo 13 cyclist. Sabi naman ng utol ko, nagpasya na kasi gagagaling niya lang sa national team, ang sabi niya, hintayin natin yung 13 na yon. Total 30 ang kukunin, papasok na tayo ron, mas tutulin tayo. Yun ang sabi ni utol. Nakinig naman kami, nakinig naman sila Torres at saka si Johnny Borja. Nung dumikit sila sa amin, nandun na. Tandang-tanda ko yun kung sino-sino yung mga yun. Unang-una, yung dumikit na 13 na yun, Juancho Ramores, Jacinto Sigam, Loreto Bartolome. Diba? Yun yung mga yun, natatandang ko. Yung mga yan, Johnny Borja, Rolando Cruz, Federico Cruz, Jerry Lumba. Nung inabot kami sa Tagaytay, pagdating namin ng Taal Vista, lusong na, papunta silang, sigurado, sabi ni Utol, ilalayo tayo ng gusto nito. Nagpalitan, doon lang ako sa likod. Alam mo na, kuya, baguhan lang, yung camera lang, doon lang ako sa likod, hanggang sa lumayo ng lumayo yung kuya. Sa totoo lang. Ngayon, nung lumayo ng lumayo, pagdating na Mabitak, siyempre alam mo namang kinakabahan ako sa Mabitak. Medyo mahina ako umakyat eh. Pero mautak din ako. Mautak din talaga ako. Bago ko kumalas sa akyat, may mga kumalas na. Ganun ako nung nagsa-cycling ako nung araw. Ayoko rin na magpapayawan na ako agad ang iwan. O, yun. Ngayon, nung umakyat na ng Mabitak, ang unang kumalas si Noel Ramos. Oo. Pangalawa si Rodolfo Casas. Yan. Tanda ko yung mga yan. Yung mga kasama ko na yan sa breakaway nung araw. Ngayon, nung kumalas ako kanila utol sa kalagitan ng Mabitak, inabot ako ni Enrique Gabriel. Si Iking. Nung inabot ako ni Iking, sabi niya sa akin, dito, kapit ka sa akin. Sabi ko, King, alalay lang muna. Dandahan lang. Sa likod lang ako. Sabi niya, sige, kapit ka lang. Eh, maganda mamanay siya umakyat. Yun. Sabi niya, pag hindi mo kaya, kapit ka sa jersey ko. Yun. Kaya yun, hindi ko nakalimutan si Iking. Kumapit ka pero sabayan mo ng pedal. Hanggang nakarating kami ng tuktok ng Mabitak, paglusong ng Bugarin, highway ng Pililla, Tanay hanggang Morong, trangko ni Iking. Hindi na kami inabot ng malaking main peloton. Kasi naririnig lang namin na may mangwang. Pero pag lumilingon ako, sabi sa akin ni Iking, lito, lingunin mo yung sa likod. Nung paglingon ko sa likod, wala naman, King. Sabi ko, diretso lang. Ayun, kinakabahan na naman ako ngayon pagkakita ng Teresa kasi nga mahina ako umakyat. Ang ngayon ginagawa ko, sabi lang ni King, basta kapit ka lang. Sigaw ka lang sa akin pagka matulin. Babagalan ko ng konti. Tapos paggalas pagkakapit ka sa jersey ko. Yung jersey niya nga, umahaba ng ganun eh. Sa totoo lang, istorya ko to ha, sa totoo lang. Ang laking bagay sa akin ni King nun. Ngayon, oo. Ngayon, kita. Uy, ayan. Ngayon, nung umakyat na kami ng Teresa, pinanay ni Iking hanggang tuktok ng Teresa, pag alam ko bibitaw ako, kakapit ako sa jersey ni Iking.
Ngayon, nakarating ako sa Teresa. Umabot kami sa Teresa. Lumusong na kami na ulit ang Antipolo. Papunta kami ng Taktak. Okay na, sabi ko, solve na. Pasok na talaga ako kasi sobra na kami sa 13. Pang ano ko eh, talaga sa totoo lang, na binibilang ko yung sarili ko, papasok ako ng top 10 eh. Kaya ginawa ko, tinis ko lang kumapit kay Iging. Ngayon, pagdating sa Ulalia, akala ko didiretso na. Yung pala, ilulusong pa ng Ulalia. Oo. Ngayon, eto na. E di, lusong ng Ulalia, papuntang Masinag, akyat ngayon kami ng bola. Eh, isa pa, pinoproblema ko kasi bola na naman, aakyat na naman. Yun na naman ang iniisip ko. Oo, ngayon, oo, sa may Bali Golf. Ngayon, ang finish line sa Lopez, sa may Cloud 9, sa ngayon. Doon ang finish line. Ngayon, sabi ni King, Tolich, bahala ka na. Kaya mo na yan. Una na ako sa'yo. Sabi ko, sige King, salamat. Maraming salamat. Una na ako, kakayanin ko na to. Titiisin ko na to. Dito rin ako nag-iinsayo nung araw. Sabi kong ganon. Inakyat ko na. Pag-akyat ko, yun, sa makatuwid, hinahabol ako ni Casas na pilit. Pero, hindi na talaga umabot sa akin si Casas hanggang finish line. Kaya ako, ang bilang ko sa sarili ko, tanda-tanda ko, panlabing isa ako doon sa final na yon. Pasok na pasok ako roon. Pandose si Casas. Oo. 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 Ngayon, eto na. Tuloy ang ensayo. Marlboro Tour. Pinaghahandaan ko na yung 1987. Ngayon, nung tour na, swerteng palad ako dahil napunta ako sa team ng bro ng Longhorns. Longhorns team. Doon ako napunta. Ngayon, ang naging captain ko noon, si Wilfredo Rodas. Assistant keeper, Reynaldo Di Quito. Third man, Sergio Dueñas. Fourth man, utol ko si Pampilo Malangsa Jr. Fifth man, Jeffrey Castañeda. Sixth man ako, Lito Malangsa. Longhorns team. Natatandaan ko yon. Ngayon, eto na. Nung tour na, siyempre, bago, talagang hirap ako. Dahil ang nakakalabang ko noon talagang matitindi. Sobra talaga eh. Talagang malalakas talaga sila. Siyempre, mga idol ko yan. Kaya nga ako sumunod sa yapak nila para maging makilala rin ako. Ang una kong ang talagang malalakas dyan na nakalabang ko. Talaga sa totoo lang. Siyempre, yung defending champion noong 1986 na si Rolando Pagnanawol. Yan. 1986 yan, champion eh. 87 ako eh, di ba? Ngayon, nandyan na. Ang nakalabang ko dyan, sila Jacinto Sikam, Permin Zabala, Pipito Calip, Ruben Carino, Samson Carino, Miguel Valentin, Juanito de la Cruz, Wilfredo Martinez. Yan yung mga nakalabang ko nung araw. Dito naman tayo sa Luzon. Sa Luzon, ang nakalabang ko, El Pidyo Untalan, Gerardo Igos. Yan yung mga nakasabay ko nung araw. Lumipat tayo ng Rizal. Rizal, Johnny Borja, Federico Cruz, Rolando Cruz. Kami dito sa Rizal. Ngayon, ayun nga, yung mga yan, sila ang mga nakasabay ko nung araw. Talagang napakalakas yan, sobra talaga. Grabe ang kalsada nung araw, idol. Talagang sobra, parang sungka-sungka. Yun talagang pinagkaiba. Grabe talaga. Swerte lang kung makaano kami ng semento, pero halos lahat rough road talaga. Talagang grabe hirap ko nung araw. Maiyak-iyak ako pagdating sa finish line. Siyempre, 16, magsi-17 ako nung nakasali ako ng Marlboro Tour. No? Pero pangarap ko yun, na gusto ko talagang makasali dyan para mapabilang ako sa mga yan na makasali ako dyan. Sa akin na. Yan, pagkatapos ng Marlboro Tour, nung tour na yun, nasubukan ko na sa sarili ko, medyo naglaylo ko sa sarili ko. Sa sarili ko na nagbabike-bike pa rin ako. Ngayon, sa makatubid, nag-isip ako sa sarili ko kung paano ko pagkakakitaan ng cycling. Ha? Ngayon, pumasok na ako niyan na maging opisyal
ng Malboro to. Nag-official na ako diyan. Ang unang inapplyan ko diyan 1994 inspector. 1994 'yon, Malboro tour. Ngayon, pagdating sa Cagayan de Oro, yung Team Rizal, pinrotesta nila si Cesar Labramonte. Ayaw nilang coach. Ang gusto nila, ako maging coach. Eh, nasa inspector ako. Oh. Ngayon, walang magawa si Bernie Lentada kasi ang gusto ng lima, ako. Ang gusto ni Bernie, siya lang. Talo siya kung magbobotohan. Kaya, ang ginawa nila, tinanggal nila si Cesar Labramonte. Hinugot ako sa coach bilang ng Rizal. At ang pumalit sa akin sa inspector, si Tito Talaber. Yan. Ngayon, nung nag-coach ako, nung 1994, sa awa ng Diyos naman, nakakuha ako ng record na napag-champion ko yung Team Rizal nung 1994. Yon. Pagkatapos nun, laking tuwa ako sa sarili ko dahil Malboro Tour yun. At ikit sa lahat, next year, nung karera ulit na yon, 1995, nag-coach na naman ako, NCR, Malboro Tour. Ang hinawakan ko naman yan, ang hinawakan ko, sila Johnny Borja, sila Ricardito Balmes, yung mga yan, sila Joel Abo. Ayun, nakuha ko naman ang Rookie of the Year noon na si Babong Perer. Siya ang naging Rookie of the Year noon. Pero nagpanglima kami sa team noon sa Malboro Tour na yon. Nung 1995, yon sa NCR. Ngayon, nagtuloy-tuloy ako noon nung sabi ko, nakapag-coach na ako sa cycling, dalawang Malboro Tour. Bali, nag-stop na ako. Alam kong nakaranas na ako maging cyclist, maging coach. Nag-focus ngayon ako sa pagiging official. Nag-focus na ako noon. Pero Malboro pa rin. Malboro pa rin yun. Nag-focus ako doon sa Malboro na yun. Ngayon, una kong in-applyan doon, neutral bike mechanic. Yan. Nagtuloy-tuloy ako dyan sa neutral na yan. Ngayon, nung sa neutral na yan, naging ilang taon ako dyan na naging neutral, ang nagalok sa akin bilang boardman ay si Chopilo Aquino. Isasali niya na sa akin. Yung boardman. Oo. Isasali niya na sa akin. Na gusto niyang ibigay na sa akin yung baga boardman. Kaya yun, inaral ko yung boardman. Hanggang sa ngayon, naging specialty ko yun, yung boardman. Oo, naging specialty ko yun kasi kada karera, sa mga malalaking karera, kagaya ng Ronda Pilipinas, Letor de Pilipinas, yan ang specialty ko, boardman. Hanggang ngayon, naging hanap buhay ko yan. Hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy ako dyan. Kaya ang achievement ko dyan, sa akin lang, sa sarili ko. Proud ako na maging cyclist ako. Proud ako. At dyan ko binuhay yung mga anak ko sa cycling. Lahat ng inita ko sa cycling, sa pestahan man yan, sa winner take all man yan, sa Malboro man yan, dun ko na ibinigay, ibunuho sa mga anak ko. Pinag-aral ko sila. At awa ng Diyos, nakatapos sila ng pag-aaral. Lima yun, napag-graduate ko sila ng kolehiyo. Ngayon, masaya ako sa sarili ko dahil magaganda na ang trabaho nila at proud ako na awa ng Diyos, malakas pa ang katawan ko. Wala akong nararamdaman sa katawan ko. At higit sa lahat, labis akong natutuwa at masaya dahil nagtitiwala pa rin sila sa akin na kunin nila akong opisyal. Lalong-lalo na sa Ronda Pilipinas, si Boss Araneta, si Gino Araneta, si Mo Chulani, si Ma'am Bernadette Guerrero, pinasasalamatan ko ng marami yan. Saludo ko sa inyo. At saka sa buong staff ng Ronda Pilipinas. At yung isa pa na sinasamahan ko rin na karera, yung Letor de Pilipinas,
Nagpapasalamat ako kay Bertlina, kay Donalina, kay Ma'am Sunshine, kay Sir Lumibaw. Yan kasi ang mga na kumukuha sa akin, nagtitiwala sa amin magkakapatid na kinukuha rin kami. Salamat na salamat. At kay Kuya Paking, maraming salamat din. Hindi dahil sa kanya, hindi ako natuto ng husto sa pag-official o maging cyclist. Kasi in-idol ko rin si Kuya Paking na maging para makapasok ako dyan sa cycling na yan. At yung unang-una, yung sponsor ko na si Erwin Rile, yung Green Planet Bike Shop, ayan ang mga tumutulong talaga sa aming magkapatid na maraming salamat. Kay Tantan, kay Boss Tantan, kay Ma'am, sa asawa ni Sir Erwin, tinutulungan kami niyan, magkapatid. At isa pa, yung mga, yung incoming na mga baguhan, eto na yung ititip ko sa inyo. Eto na yung ititip ko sa inyo. Sa mga baguhan, sa mga bagong rider, sa akin lang, disiplina lang, disiplina sa sarili, huwag magbibisyo, huwag magiinom, huwag maninigarilyo, mag-aral ng maigi. Kasi, unang-una, kapag mahina na kayo sa cycling, hindi naman lagi kayong malakas dyan, may aral kayo, maganda ang magiging trabaho nyo. Yun yun. Pangalawa, bago kayo tumungtong sa bisikleta, sumakay ng bike, pag-alis nyo ng bahay, magdarasal kayo, higit sa lahat, mag-helmet, protection sa ulo, magsasalamin, mag-gloves para hindi kayo napupuwing. At pangatlo, maghahanap kayo ng winner take all. Alam nyo kung bakit? Kasi dyan kayo mapapractice sa winner take all. Diyan kayo mapapractice at sa mga piyesta-piyesta. Kumbaga sa ano, may kalendaryo kayo niyan. Kailangan, alam nyo yan. Para, nasusubaybayan nyo kung saan ang karera. At higit sa lahat, yung mga nakakalaban nyo sa piyestaan, sa winner take all, yan din ang makakalaban nyo sa mga malalaking big race. Kagaya ng Ronda Pilipinas at Le Tour de Pilipinas. Yung mga mukha na yan, tandaan nyo yan, kung sino-sino yan. Huwag kayong puro ensayo lang, hindi nakukuha yung puro jersey, forma, hindi nakukuha yun. Kahit pakit ang jersey mo, basta malakas ang katawan mo, champion ka, at makikilala ka ng gusto. Diba? Yun ha, yun ang isang tip ko ha, sa mga newcomer ha. Kakailangan, disiplina lang, maagang matulog, ganun lang, lagi. Ensayo. At sa mga kasamahan ko nung araw, na sa mga Malboro Tour, kagaya nila Kuya Bonnie, mga si Kuya Ruel, si Kuya, utol ko. Naging idol ko sila eh, yung mga nakalaban ko nung araw. Gusto ko silang makita ulit na magbibisikleta sila. Kasi ngayon, nasa cycling pa ako eh. Magkaroon kami ng kwentuhan. Gusto ko silang mano na sana magbike ulit sila, magingat sila sa kanila kung nasan man sila. Huwag nilang pababayaan yung mga sarili nila. Yun lang, may papayo ko. Idol ko sila lahat. Pero ang nakikita ko pala ngayon, yung mga nakakalabang ko, konti na lang eh, na mga nagbabike eh. Konti na lang. Yung mga nakasabayan ko nung araw, babanggitin ko ba? Nandyan si Jerry Aquino, nakikita ko pang nagbabike yan. LP Juntalan, Ruel Hendrano, Rolando Pagnanawon. Yan yung mga nakikita ko. Johnny Borja. Yan yung mga kasabayan ko nung araw na masipag pa rin silang magbike. Hanggang ngayon, nagbabike pa rin ako, may bike ako. Makita ako ng Tipolo noong Linggo, makita ako ng Tipolo. Pero sa akin, sa sarili ko. Masaya ako sa sarili ko na pinagpapawisan na lang ako ngayon at nandyan pa rin yung bike sa dugo ko. Sa totoo lang. Maraming salamat. Kida, na na-interview mo ako. Maraming salamat. Oo. Binigay ko lahat yung kaalaman ko tungkol sa cycling. Oo. Bike addict. Salamat, Kida. Maraming salamat sa iyo na interview mo ako. Saludo ako sa iyo, sir. Oo, at least na-share ko yung mga
kaalaman ko. Nga pala yung team ko sa Broncos, ha. Sana magkita pa rin kami, kaso nga lang, yung moment ko sa karera, ito, moment ko sa karera, ha. Ang moment ko sa karera ay hindi ko makakalimutan nung nasa Marlboro Tour ako na si Jeffrey Castañeda, na kapag nalalaspag siya sa stage, nagsasabi siya sa akin, sabi niya, pre, hintayan tayo. Yan ang sabi ko, sige, hintayin kita, sabay tayo sa finish. Ngayon, pag iba naman ang pakiramdam ko sa katawan ko na laspag ako, sinasabi ko rin sa kanya na, Jeff, laspag ako. Wala ako sa kondisyon, hintayin mo ako, sabay tayo sa finish. Sabi niya, sige. Isa pang moment ko na si Reynaldo Diquito na naging champion ng Marlboro Tour 87, na nung naplat siya sa harap, papunta kaming Dagupan, sabi niya sa akin, Let, bigay mo sa akin yung bike ko. Ay, bike mo. Kasi plat ako. Eh, yellow jersey, siyempre, katim ko yun. Alangan pang hindi ko ibigay yun sa akin. Sa totoo lang, ang hirap kumuha ng stage nung araw. Mga lap winner, talagang mga kabayo yung mga siklista nung araw. Eh, talagang napakalakas. Sa totoo lang. Ibinigay ko yung bike ko. Pwede dito. Binigay niya yung bike niya sa akin, plat. Inantay ko yung team vehicle namin na jeep. Nakakuha ko doon. Sa awa ng Diyos, pagtawid ko sa finish line, tinanong ko sa mga official kung sino nanalo. Ang sagot sa akin, si Reynaldo Diquito, yes! Nag-lap winner yung bike ko! Yun ang moment ko, ha? Oo. Binigay ko sa kanya. Yun yun. Oo. At saka isa pa, may isa pang moment ako na si Gonzalo Espiritu. Yun lap namin ng Batangas to Susena. Isa yun. Naplat siya, lalaspag ako sa rough road, dinaanan niya ako, pagdaan niya sa akin, sabi niya sa akin, Malangsa, sabi ko, bakit? Bigyan mo akong pagkain, habol tayo. Sige, bibigyan kita ng pagkain. Pero, maghabol tayo. Trangko ko, diyan ka lang sa likod. Yun, sa awa ng Diyos, nakarating kami na Lucena, inabot namin, nasa mga 30. Yun, yun ang moment ko sa Marlboro, kaya hindi ko yung makakalimutan yung mga yan, yung mga tao na yan na naging bahagi sila sa buhay ko na nakasali ako diyan sa Marlboro. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa lahat. Shout out sa mga fans. Sana mapanood nyo yung interview sa akin ni Kida para makakuha rin kayo ng tip. Kahit papano, yun ang kaalaman ko sa cycling. At higit sa lahat, ha, mga kamers na mga bata, ha. Mag-isipag lang kayo maging sayo kasi may challenge pa kayo na maging makita kayo ng mga coach kagayang Navy. Makita kayo ng gold, go for gold. Makita kayo ni Coach Walda, ni Gurantes, na pwede kayong kuhanin yan sa mga may junior kasi na go for gold. Pwede kayo at makita kayo ng potential na nananalo kayo, masipag lang kayo maging sayo talaga, kukunin kayo niyan. At higit sa lahat, pwede kayong mapasok ng military. Pwede kayong mapasok ng army, pwede kayong mapasok ng navy, pwede kayong mapasok ng air force, at Philippine team. Yan. Pwede kayo dyan. Mga kabataan, ha, maging sayo lang maigi. At huwag nyong, lagi lang kayong magdadasal. Maraming salamat sa mga mga binigay ko sa inyong share sa aking kaalaman sa cycling. Sana mapanood nyo to. At thank you sa kay Kuya Bonnie, kay Kuya Ruel, kay Kuya, kay Utol, sa mga kaibigan ko. Thank you rito na nandito sa tabi ko at na-share ko yung kaalaman ko sa cycling. Salamat ng marami, kids. Oh, ito na, mga kakida dyan, ha. Salamat ako kay Sir Lito na pinagbigyan tayo. Independence Day ngayon, happy ako dahil ito yung isang pagpupugay natin, nagpagsaludo natin sa mga hero natin na sila yung consider natin ng hero sa cycling, sa sports, para sila yung gabay natin, mga kabataan, para maging maayos ang buhay natin. Kasi health is wealth. Isa lang masabi ko, ang Diyos ay mabuti. To God be the glory.
Yeah.